Ito mga paps, the moment of truth. Walang magtagarib sa atin eh. Oh, ayan oh. Wala, walang bumubulwak mga paps. Tingnan nyo maigi. Ayan oh. Isa sa problema ng Honda mga paps, Honda Click, PCX yan, is yung overheat. So kapag nag-overheat o may sign ng overheat dito sa dashboard nyo mga paps, yung heat indicator lumalabas dyan yung kulay pula. Tapos meron namang coolant dito sa ating radiator, kahit sa reserva or reserve tank, still may naglumalabas pa rin yung overheat doon sa panel. Ang i-check natin mga paps, yung coolant dito sa radiator. So yung iba mga paps, may laman na coolant yung radiator, tapos itutok lang natin yung camera, may overheat pa rin. Yun, tigas na. Tanggalin lang muna natin tong hopya. Yun, tanggalin natin itong radiator cover. Marami kasi sa mga Honda Click user mga paps, kahit hindi Honda Click, especially yung Honda, medyo issue nga talaga ng Honda ito, is overheat. Lumalabas sa dashboard. Oh, nalaglag na. Ito mga paps, bubuksan ko yung radiator cap, tapos papakita ko sa inyo na may coolant yan. Pero syempre yung ganito yung sitwasyon ng ibang mga Honda Click o ibang motor na may coolant, bakit may overheat sign doon sa panel. Ayan, buksan lang natin. So make sure mga paps, kapag magbubukas pala tayo ng radiator cap, is hindi mainit yung makina. Malamig, para hindi pagkabukas natin hindi bubulwak o hindi yung sasabog kasi yung pressure. Madali mga paps eh, kaya kumatay ng ilaw. Ayan, tatas natin, mayroong coolant. Tapasok ko yung kamay ko, basa. Ayan o, basa. Ayan, may tumutulo pa. Ayan o, may coolant yung radiator cap o yung radiator natin pala. At mayroon ding laman yung reserve tank natin dito. Ayan. So para malaman kung overheat yung motor talaga natin at may coolant, ang gagawin natin mga paps, papaandarin natin. Pero bago natin paandarin, linisan nga natin itong ibabaw. Ito mga paps, kapag pinaandar natin, basta nakabukas na itong takip ng radiator cap, pwede natin tanggalin. Start natin. Dito malalaman natin kung ano yung sira kapag pinaandar natin. Ito. So, binabaw ko lang. Hindi ko na nilock yung radiator cap dyan mga paps. Binabaw ko lang. Tapos, start natin. So, in-start natin mga paps na nakabukas yung takip ng radiator. So, ang gagawin natin, hayaan lang nating uminit muna siya. Paandarin natin at least 20 to 30 seconds. Ayan. Tapos, so, tinanggal ko na ito mga paps. Itong cover. Lagay muna natin dito. Ayan. Baka marumihan dito. Ganyan na lang natin. Ayan. So, 20 to 30 seconds. Ayan lang natin. Ay, lampas ko na. Para yung medyo uminit lang ng konti. Ayan. So, ito yung problema ng marami. Nagre-reklamo bakit may overheat na lumalabas dito sa panel ng motor nila o ng Honda Click. So, ito ang solution mga paps. Hindi naman total solution. Ito yung paraan para malaman natin kung ano ba ang problema. May tuturo lang ako sa inyo. Just in case na tingnan nyo na yung ibang mga possible na dahilan bakit nag-overheat. Wala namang leak. Wala, malinis. Tapos nag-overheat pa rin. May coolant, nag-overheat. Ah, diba? So,
yung hindi masyado nakikita eh. Kunin natin ulit yung flashlight. Pa-flashlight tayo. Ayan, makikita na yan. So, ito. So, ito, halimbawa mga paps, medyo minute na. Ang kailangan lang natin gawin is i-rev natin. Ayan. Dapat, para malaman natin na goods yung radiator natin at o yung cooling system ng motor natin, kailangan walang bubulwak dyan na coolant dito sa radiator. Kung meron man, medyo yung parang vibrate lang na dahil tumatalsik siya dahil sa vibrate lang ng makina o ng motor kapag nagre-rev. Pero hindi dapat yung bubulwak-bulwak. Ito mga paps, the moment of truth. Walang magtagarib sa atin eh. Oh, ayan oh. Wala, walang bumubulwak mga paps. Tingnan nyo maigi. Ayan oh. Ah, oh, diba mga paps? Meron man lang yung kunting vibrate nya. Yun lang yun. Pero hindi siya yung parang hose na bubulwak talaga. Natural lang yun. Ibig sabihin mga paps, yung radiator natin at yung cooling system natin, lahat, all good itong Honda Click natin. So, what if paps, bumulwak yan? Ano naman ang dahilan? Ano kayang problema? Ano nga ayusin kapag bumulwak? Kapag bumulwak, positive talagang overheat. Kunting andar lang natin, mabilis mag-overheat, lalabas na agad yung heat indicator dun sa panel natin. So, ang possible na sira nito, i-off muna natin. Ayan. Ang possible na sira nito mga paps is yung head gasket. Possible mga paps na pwedeng maghalo na yung coolant, itong coolant, tsaka langis. So, paano natin malalaman? Buksan lang natin itong dipstick ng oil dipstick mga paps. Tapos iangat natin ito. Wala akong plies eh. Pero pag inangat natin ito, tapos tinaas natin ito, yung langis is hindi siya kulay itim. O hindi siya kulay red. Kung ano mang kulay. Kung kulay orange or yellow man yung langis. Ayan. Ang magiging kulay nito mga paps, parang gatas. Para siyang cream. Pag pinahid natin dito sa kamay natin, ano natin sa cellphone. Para siyang cream. Ibig sabihin nun mga paps, naghalo na yung coolant at langis at tumaas na rin yung oil level dito sa dipstick na dapat normal lang kasi nagmix na yung coolant at yung langis. May scenario din na may nagbukas, may napanood ako, yung coolant niya is kulay green. Ay hindi kulay green, ito yung aking kulay green. Is tawag doon, dito na nagkulay gatas na. Mainit na rin pala. Oh, ayun oh. Bilis. Minuto lang. Mainit na rin yung coolant. Maligamgam. Ito, maligamgam na. So, ang gagawin natin dun mga paps is head gasket. Automatic yan. Head gasket. Huwag ka muna magpapalit agad ng ano. Huwag ka na magpapalit ng diba, palit agad ng AC, bearing. Yan. Tignan nyo muna dito. Bago kayo mag-diagnose ng iba ulit. Ayan, kasi ito ang pinakaunang ginagawa para malaman kung kapag nag-overheat yung may overheat yung motor, ito ang nating gagawin para i-diagnose kung saan nagagaling yung sira. So yung iba naman mga paps, bumubulwak, bakit hindi pa naman hindi pa nag-mix yung coolant tsaka langis. Ganun, swerte mo paps. At ganun pa lang, takbal muna natin. At least hindi lalala, hindi pa lumalala. Pero wag na natin hintayin. Palit na tayo ng head gasket yon. Papalitan ng head gasket yon. Huwag kayo mag-alala kapag ganun mga paps. Nag-mix. Top overhaul lang naman ang gagawin. Wala na. Yun lang naman mga paps. Importante na alam natin na kung paano alagaan yung Honda Click natin at maiwasan sa pag-overheat. So, that's it for today's video mga paps. Sana nasagot ko yung ibang tanong na bakit may overheat pa rin sa dashboard, sa panel, kahit may coolant naman yung reserve tank, may coolant din naman yung radiator. So, check nyo mga paps. Tingnan nyo kung goods yung radiator nyo or cooling system ng inyong motor. So, thank you for watching mga paps.
RideShip always. God bless.